Rottweiler versus Stray Cat. Napanood mo na ba? Grabe. Ayon sa video, isang pet owner ang pinakawalan ang kanyang alagang Rottweiler nang meron silang makitang stray cat. Hinayaan ng pet owner na ito na lamutakin ng kanyang alagang Rottweiler ang nakita nilang stray cat hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Kapag makikita nyo kasi yung video, talagang iinit ang ulo nyo at kukulo pa yung mga dugo nyo or yung mga kalamnan nyo. Kasi nga, nakaka-trigger warning talaga siya sobra na kung saan maaawa ka talaga sa kinalagyan ng pusang yan matapos sakmalin siya ng Rottweiler na yan. At ang pasimunong yan ay yung pet owner na mismo. Kaya lang, hindi ko pwedeng i-upload yung video kasi nga, trigger warning talaga siya. And nakakasuklam talaga yung ginawa ng pet owner. I am aware na medyo late na ako sa balita, kaya lang nakaka-trigger kasi talaga ito eh. And kailangan talagang panagutin kung sino man yung mga gumagawa nito. How much more kung meron pa palang ibang mga stray animals na ginawa ng ganito itong pet owner na ito. Kaya in danger talaga kapag meron kang hawak na pet na mas maliit kaysa sa Rottweiler niya kasi baka yung pet mo na ang susunod na biktima. Alam naman natin kung gaano ka-aggressive ang Rottweiler. Kahit na sabihin natin na very loyal sila sa kanilang amo at mabait. Pero pag ibang tao ang pinag-uusapan, ibang istorya na yan. Lalong-lalo na kapag may nakitang ang Rottweiler na ito na smaller animals or smaller pets. Dahil lalamutakin talaga nila ito. Especially kapag kulang talaga sila sa training. Eh malay mo, yung mga smaller pets mo pala ang next na biktima. Ayon sa nakapanood ng video, yung Rottweiler na dala-dala niya ay inilapit niya sa isang stray cat. Pinakawalan at hinayaan na lang niya na lapain ng aso ang kawawang pusa hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Sinipa pa niya ang kawawang pusa pagkatapos na itong mawalan ng hininga. So, nakaka-trigger warning talaga yung video na ito, no? Basing sa mga observations doon sa napanood nating video, so sabi dito, based sa existing information, ang tao na to ay may moniker na Sugar Hill sa Facebook, which is a stage name na I assume sa pagiging creator niya sa hip-hop scene na delulu niya. Alam nyo ba na ang mga tao na may sociopathic tendencies or in extreme cases na may tendency to become a serial kineme ay mga taong nagsimula i-harm or i-sugbakin yung mga hayop na walang kalaban-laban. Ang ganitong perception ng mga tao na yan ay nagmumula sa sense of interpretative or actual rejection from people and they express these frustrations to people or animals that cannot fight back to reclaim their own validation or power. Kaya nakakatakot ang mga tao na kayang-kayang mag-harm ng mga hayop na may intent into yung mga ganitong klaseng gawain sa mga ganitong animals since they feel gratification if they can exert their will sa lives ng ibang sentient being kagaya ng ginawa nila sa Rottweiler sa isang kaawa-awang pusa. Kaya sana mahanap na tong taong to. Naalala nyo ba yung kaso ni Jeffrey? Ang isang serial kineme doon sa US na kung saan dinadissect niya at isinisilid niya yung mga kadate niya sa loob ng kanyang apartment. Bago kasi siya naging serial kineme, nung kabataan niya, inintroduce ng kanyang tatay yung pagdadissect ng mga animals. Lalo na kapag may natatagpuan silang wala ng buhay na animals, kinukuha nila at dinadissect. Medyo na-weirdohan ng sobra yung nanay ni Jeffrey dahil hindi siya nagiging comfortable na at hindi na sila nagiging okay ng tatay niya. So isa yun yung reason bakit sila naghiwalay. And then, na-develop itong gratification na ito into humans. Kaya medyo naging nakakatakot si Jeff Dahmer every time na may kinakadate siya at dinadissect niya afterwards. Dito kasi sa Pilipinas, meron din naman tayong animal cruelty and pet neglect na pwedeng criminal offense yan. So dito, meron tayong law na tinatawag na RA 8485, otherwise known as the Animal Welfare Act.
the AWA Act of 1998. So this law denotes that it shall be unlawful for any person to torture any animal, not provide them with adequate care and shelter, tapos maltreatment of any animal or subject them into fighting. So dito, I think, nagfo-fall yung ginawa ng pet owner ng Rottweiler sa kanyang pusa. And then yung penalties naman, if the animal subjected to cruelty, maltreatment, or neglected, na nawala ng buhay, in which nangyari nga sa video, imprisonment of 1 year and 6 months and 1 day to 2 years, or a fine not exceeding 200,000. So medyo mabigat yan. And then if the animal subjected to cruelty, maltreatment, or neglect survives but is severely injured and cannot survive on its own, so merong imprisonment of 1 year and 1 day to 1 year and months, or a fine not exceeding to 50,000 pesos. So pwede rin dito magpo-fall yung nakita natin na pet owner. Tapos dito naman, subjecting any animal to cruelty, maltreatment, or neglect, imprisonment of 6 months to 1 year, or a fine not exceeding to 30,000 pesos. So andito yung mga palatandaan. So how to stop animal cruelty? Intervene when you see anyone hurting any animal. Kaya lang kapag malakas yung animal, syempre alangan naman na i-risk mo yung safety mo, no? Humingi ka na lang ng tulong. So, how to report animal cruelty? Take photos of the injured animal. Be ready to submit a formal complaint or affidavit to the authorities. And then, number 3, yung contact. So, andyan yung mga hotline na pwedeng i-contact in case na nagkaroon talaga ng actual talaga ng pang-aabuso ng mga animals. Mapa-stray man yan or na merong pet owner yung animals na yan. Kaya please lang, kapag hindi nyo kayang bantayan yung mga alaga nyo or kapag may saltik talaga kayo sa utak, mas maganda na lang na huwag kayong mag-alaga ng aso. Especially kapag yung mga pets nyo ay sobrang aggressive sa ibang tao, kahit nasabihin mong maamo sa inyo. Okay, so malaking lesson sana ito sa mga pet owners at nagbabalak na maging fur parents in the future. So thank you and have a nice day.